Sa napakahabang panahon, ang proseso ng halalan sa Pilipinas ay pawang naging napakahirap. Nariyan ang pagsusulat ng lahat ng pangalan ng mga nais nating ihalal, ang isa-isang pagtatarya ng mga boto at ang mano-manong pagdala ng mga balota mula presinto hanggang sa makarating ang mga ito sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Kabi-kabila ang mga naging problema sa sistemang ito. Nandiyan ang matagal na pagboto, ang nakalilitong pagbibilang at ang harangan at pangaagaw ng ballot boxes. Kung kaya't minabuti ng pamahalaan na gawing mas mabilis, maayos at mapagkatiwalaan ang proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng paggamit ng automated election system. Ang Automated Election System o AES ay naaayon sa Republic Act 9369 kung saan nasasaad ang paggamit ng makabagong teknolohiya para sa pagboto, pagbibilang, pagkukumpuni at pagtatransmit ng mga resulta, pati na rin ng iba pang mga proseso ng halalan. Ang layunin ng nasabing batas ay siguruhin ang kasagraduhan ng eleksyon, nang sa gayoy magkaroon ng isang halalan na magpapakita ng tunay na kagustuhan ng sambayanan. Sa automated election system, nakaimprenta na sa opisyal na balota ang mga pangalan ng lahat ng kandidatong maaaring pagpilian ng isang botante, mula pagka-presidente hanggang sa mga miyembro ng lokal na sanggunian. Gagamit dito ng precinct count optical scan o PCOS. Ang PCOS ay isang uri ng makina kung saan ipapasok ng botante ang kanyang balota matapos niyang bumoto. Ang PCOS machine ang babasa sa nasabing balota. Otomatikong bibilangin ng makinang ito ang lahat ng mga boto na pumasok. Ito na rin ang magpapadala ng mga resulta ng eleksyon sa COMELEC sa pamamagitan ng electronic transmission. Sa AES, hindi na kinakailangan ang mano-manong pagsusulat ng mga pangalan ng kandidato, gayon din ang paisa-isang pagbibilang at pagtatarya ng mga resulta. May iwasan na rin ang mga karahasang kadalasang kaugnay ng pisikal na pagdadala ng mga ballot boxes mula presinto hanggang sa canvassing centers. Sa automated election system, siguradong mas mabilis, maayos, ligtas at mas maaasahan ang proseso ng halalan. Ang AES ay higit na mapapagkatiwalaan dahil ito ay gagamit na makabagong teknolohiya. Dito, may iwasan na ang mga pagkakamali sa pagsusulat, pagbibilang at pagkukumpuni ng resulta ng eleksyon. Ito ay may halos 100% kasiguruhan na iyong boto ay hindi masasayang. Patunay dito ay nung gamitin ang sistemang ito sa nakaraang halalan sa ARMM noong taong 2008. At ang automated elections ay ginagamit na din sa ibang bansa tulad ng Malaysia. Tulad na nakagawian, hanapin ang iyong pangalan sa list of voters na makikita sa labas ng presinto kung saan ka nakarehistro. Lumapit sa Board of Election Inspectors at ibigay ang iyong pangalan, tirahan at iba pang impormasyon na nagpapakilala sa iyong sarili. Kung may duda sa pagkatao ang kahit na sino mang miyembro ng board, hihingan kanila ng kahit anumang balidong dokumento maliban sa barangay certificate o sedula na magpapatunay o magpapakilala sa iyong pagkatao. Kung mapaniwala mo ang board sa iyong pagkakakilanlan, tatawagin ng chairman ang iyong pangalan ng malakas na kayang marinig sa loob ng silid-butuhan. Kung walang tututol sa iyo o kung may tututol man at ang desisyon ay pabor sa iyo, maaari ka nang bigyan ng balota. Bago ibigay sa iyo ang balota, titignan ng chairman ang kuko ng iyong kanang hintuturong daliri o anumang daliri kung wala ka nito para siguruhin na wala itong marka ng tinta o indelible ink. Kung ito ay may tinta o indelible ink na, ikaw ay hindi bibigyan ng balota. Kung walang makitang marka ng tinta o indelible ink ang kuko ng inyong kanang hintuturo, ikaw ay bibigyan ng balota. Gagawin ng chairman ang mga sumusunod. Una, sasabihin niya ng malakas ang ballot ID ng balotang ibibigay sa iyo. Pangalawa,
Isusulat niya ang ballot ID sa listahan ng mga botante o ang tinatawag na EDCVL. At pangatlo, pipirmahan niya ang balotang ibibigay sa iyo. Pagkatanggap ng balota, pirmahan ng EDCVL. Kung ikaw ay hindi makabasa o makasulat, o di kaya ay may kapansanan, mag-thumb mark sa dokumento. Tandaan, wag na wag lulukutin o titiklupin ang balotang ibibigay sa iyo. Gamit ang ballot secrecy folder at marking pen na ipapagamit sa iyo ng COMELEC, itiman ng maayos ang bilog sa tabi ng pangalan ng bawat kandidato at party list na nais mong iboto. Siguruhin lamang na hindi sobra sa tamang bilang ang iboboto mo sa bawat posisyon. Huwag ding lalagyan ng anumang marka ang inyong balota, maliban sa naaayon, upang hindi ma-invalidate ang iyong boto. Pagkatapos bumoto, dalhin ang iyong balota sa PICOS machine at ipasok ang iyong balota sa makina. Maaari mong ipasok ang balota sa paanumang oryentasyon, huwag lamang palang. Ibalik ang ballot secrecy folder at marking pen sa chairman. Mag-thumb mark kang muli sa EDCVL. Lalagyan ng chairman ang kuko ng iyong kanang hintuturo o anumang daliri kung wala ka nito ng tinta o indelible ink. Ito ang tanda na ikaw ay responsableng mamamayan kaya't ginamit mo ang iyong karapatang bumoto. Tisanin ng tahimik ang silid-botohan. Magbubukas ang presinto sa ganap ng 7 ng umaga at magsasara ng 6 ng gabi. Mas mainam na dumating ng maaga para makaboto. Huwag kalimutang dalhin ang iyong voter's ID. Kung hindi ka pa nabibigyan nito, magdala ng ibang ID na magpapatunay sa iyong pagkakakilanlan. Siguruhing maayos ang iyong pagsishade ng bilog sa tabi ng pangalan ng nais mong iboto. Tandaan, hindi babasahin ng makina ang ibang marka maliban dito. Masasayang lamang ang iyong balota. Huwag na huwag titiklupin, lulukutin o lalagyan ng anumang marka ang balota maliban sa naaayon. Ito ang pangunahing mga dahilan para ma-invalidate o mabaliwala ang iyong balota. Kung ikaw ay hindi marunong bumasa o may kapansanan kaya't hindi makakita o makasulat, maaari kang magsama ng isang individual na iyong lubos na pinagkakatiwalaan, tulad ng asawa, anak o kaya'y kapatid. Siya ang magsisilbing tagamarka sa iyong balota. Kung wala kang makakasama, maaari ka din namang magpaalalay sa sino mang miyembro ng Board of Election Inspectors sa pagboto. Kung ikaw na may aabuti ng pagsasara ng presinto, ililista ng Board of Election Inspectors ang mga pangalan ng mga taong hindi pa nakakaboto na nasa paligid ng silid-botohan. Isa-isang tatawagin ang mga pangalan para sila'y makaboto. Huwag nang umalis hanggat hindi natatawag ang iyong pangalan. Sapagkat kapag wala ka matapos tawagin ang iyong pangalan ng 3 beses, tatawagin na ang kasunod na pangalan at hindi ka na maaaring makaboto. Sisimulan lamang ang proseso ng pagbibilang kapag nakaboto na ang lahat ng nasa paligid ng presinto. Lubos na mas madali at mabilis ang proseso ng automated elections. Gayunpaman, kailangan pa din natin maging mapagmasid upang masiguro na mapapanatili ang kaayusan nito. Ang responsibilidad na ito ay hindi lamang naaatas sa COMELEC o kung kanino paman. Tayo mismo ang siyang dapat sumiguro na ang eleksyon ay magiging matagumpay, malinis at walang bahid ng anumang pagdududa. Ang kinabukasan natin at ng ating mga mahal sa buhay ang nakasalalay dito. Bumoto ka ng wasto at para lamang sa nararapat. Sa ganitong paraan, ang boto mo, sigurado!